So magandang gabi po sa ating pong lahat muli. So welcome po again sa ating pong online Bible study. And today is Tuesday and we thank the Lord na tayo po ay mga buhay pa at sumasama po na makapag-aaral muli ng kanyang mga banal na salita. So totoo po na isang malaking pagpapala na tayo ay may kalayaan at may buhay pa para pag-aralan po ang mga salita ng ating Panginoon. At ngayon pong gabi, tayo po ay mag-buklat ng ating mga Biblia sa aklat po ng Mateo chapter 12 verses aklat to 46 to 50. Basahin po natin yung text natin, Matthew 12, 46 to 50. Ito po ang nakalagay sa Bible. While he was still talking to the multitudes, behold, his mother and brothers stood outside seeking to speak with him. Then one said to him, "Look, your mother and your brothers are standing outside seeking to speak with you." But he answered and said to the one who told him, "Who is my mother and who are my brothers?" And he stretched out his hand toward his disciples and said, "Here are my mother and my brothers, for whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." So ngayon pong gabing ito, ang ating pag-uusapan ay muli ay isang katangian at pagpapakilala sa Panginoong Hesukristo, Jesus Christ, brother. Okay, Jesus Christ, tinawag din siyang brother. Okay? So tayo po ay manalangin po muna ngayon pong gabing ito. Tayo po ay mag-pray. Panginoong Diyos, salamat pong muli sa gabing ito na kami sama-sama. Salamat po sa buhay, biyaya. Salamat sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa lahat po ng iyong ginagawa sa aming buhay, Panginoon. Tunay po na ang papuri sa iyo, sapagat lahat ng pagpapalay sa iyo nagmumula, Panginoon. Ngayon pong gabing ito, muli po kami kumikilala ng aming mga pagkukulang at kalabisan at kumikilala rin ang iyong kapatawaran na kay Kristo Jesus. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu. Tunay po na kulang ang iyong lingkod at ikaw po ang kapunuan ng aming lahat na pagkukulang. Samahan niyo po kami ngayong gabing ito, ang mga kaibigan namin at kapatirang makikinig inyong pong pagpapalain. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus, Amen. Okay. So ating pag-usapan po itong isang tagpo sa Biblia patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Tinawag ang Panginoong Hesukristo po ay tinawag dito sa tagpong ito sa Matthew chapter 12, siya po ay nangangaral. And then habang siya po ay nangangaral ay may dumating na mga tao. Ito po yung kanyang mga kapamilya. And siya ay nagpipreach pa. And then siya ay sinabihan na naroroon ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga kapatid. At gusto daw siyang makausap, sabi sa verse 47. But he answered and said to the one who told him, "Who is my mother and who are my brothers?" So, nang ang Panginoong Hesukristo po ay nagkatawang tao, he considered himself also a brother ng kanyang mga kapatid. Okay? At nitong mga disipulo po niya. So, ating pag-usapan, itong ibig sabihin po ng brother. The word brother ay malimi. Yan po yung first mention sa Genesis chapter 4 verse 2. At una po yung ginamit po doon yung salitang brother para ating lang makita po yung original meaning kung paano ba ginamit yung salitang brother. Okay, malimit po yung mamaya ay didiscuss natin sa Genesis chapter 4 verse 2. Verse 1, "Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, and said, 'I have acquired a man from the Lord.' Then she bore again, this time his brother Abel." So yung word na brother, Abel. "Now Abel was keeper of sheep, but Cain was tiller of the ground." So binanggit po una yung salitang brother sa Genesis chapter 4 verse 2 nang si Eva po ay nanganak. Ang kanyang unang anak ay si Cain. And then, binigyan ulit siya ng supling. At ito po yung pinangalan ng Abel. And he was called the brother of Cain. So, chineko po yung meaning ng word na brother.
The word brother means of same parents or literal relationship. Sa literal relationship, pag sabing brother o kapatid, ay iisa ang magulang, kaya tinawag na brother. Okay, so pagka iisa po ang ating mga, tulad ng ating mga kapatid, we call them kapatid kasi iisang ating mga magulang. Another meaning po ng word na brother is each to the other. Each to the other. Ang isa ay para sa isa. Okay, it talks about a reciprocal relationship. When say brother, each for the other. Ang isa ay para sa isa. Ibig sabihin, merong reciprocal relationship or mutual relationship na ako'y para sa'yo at ikaw ay para sa akin. So, yan yung magkapatid. Yan yung ginamit na term, each to the other. Okay? Another term po, pagsabing brother, and we will talk about bakit tinawag ang Panginoon ding brother. Okay? Or our parang ating brother. Bagaman siya ating creator. And we will talk about that. So, pagsabi rin pong brother, it talks about resemblance. Ano yung resemblance pagkakahawig? Kaya tinyo po minsan sabi, kahawig mo yon kasi kapatid mo, kahawig mo. Okay? Ay gwapo din kasi kapatid ka pala. O kaya ay maganda din kasi magkamukha nga kayo kasi magkapatid kayo. So when we say kapatid, malimit ay kahawig. Okay? May magkahawig or resemblance. So pag sabi po nating brother, it talks about resemblance or yung affinity. Ano ba yung affinity? When you say affinity, a feeling of closeness. Okay, when you say brother, a feeling of closeness and understanding that someone has for another person. So pagkasabing kapatid, meron kang sense of closeness and understanding. Okay, it is the feeling of closeness and understanding. So sa literal pong pag-uusap, malimit ang ating kalapit ay ang ating mga kapatid. Tayo ay open sa ating mga kapatid. Some of us, most of us ay ganyan. But not all of us. Pero pagsabi pa rin kapatid, ay more on yung feeling of closeness. Okay, pag nasa bahay natin tayo, tayo ay mas open kung sino talagang ating ugali. Kasi alam ng taga-bahay natin na ang ating paa ay nagpuputik din. Ibig sabihin, meron kang feeling of closeness or understanding. Okay? So yung pagsabing kapatid or brother, it talks about that. Okay? So, it talks about more on a relationship. Okay? Relationship. Na tiyatawag kaya pong brother. Kaya ang tawag yung brother. Ngayon, yung first mention nga po ng word na brother ay sa Genesis. It talks about yung magkapatid na si Cain at saka po si Abel. Pero ang masamang balita, yung first mention ng brotherhood o yung pagiging magkapatid ay mapangit. Kung ating maalala sa Genesis chapter 4 verse 9, ito po yung tagpo na naghandog sila sa mga unang mga verses. At sa kanilang paghahandog, yung isang kapatid ay kinalugdan ng Panginoon, si Abel. Yung isang kanyang kapatid ay hindi kinalugdan ng Panginoon. At alam natin yung istorya sa mga nakakapakinig na po nito. Nagalit si Cain kay Abel at niyakag niya to sa parang ang kanyang kapatid at pinatay niya sa parang ang kanyang kapatid. So yung first mention ng pagiging brother ay hindi maganda. Sapagkat nagkaroon ng pangit na impression ang pagiging magkapatid sapagkat ang first murder ay sa family naganap, sa magkapatid. So yung word na brother in the first mention ay hindi maganda. Okay? So, inyo pong tatandaan yan. Hindi maganda ang connotation. Hindi maganda yung unang paggamit sa brother sapagkat ang totoo, matandang gulang si Cain pero hindi siya nag-astang tama sa kanyang kapatid na si Abel. And to the point na nung tinanong siya ng Panginoon, now Cain talked with Abel, with his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. So pinatay ni Cain si Abel na kanyang kapatid. So siya ang kapatid, pinatay ang kanyang kapatid. Pagdating sa verse 9, then the Lord said to Cain, where is Abel, your brother? Inulit-ulit, your brother? He said, I don't know.
Am I my brother's keeper? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? So, ang unang magkapatid, particularly yung panganay, ay nagpakita ng pagiging mapangit na kapatid. Hindi siya naging mabuting kapatid kay Abel. So, with that as our platform po, makikita natin na bakit tinawag din ang Panginoong Hesukristo as a brother. Kasi, ang unang brother is a failure. Ang unang naging kuya o kapatid ay bagsak. Dahil sa halip na siya ang magturo kay Abel ng tamang pagsamba na dapat ay handog ay tupa, siya ay nagpakita ng masamang halimbawa at naghandog siya ng prutas. Sa halip na magkaroon sila ng maayos sa relasyon ni Abel, siya bilang kapatid ay hindi nagpakita ng magandang ugnayan to the point na sa halip na magbigay buhay ay pinatay niya ang kanyang kapatid. And with that in mind, kaya ating makikita po na bakit tinawag din na ang Panginoon ay brother, okay? Sapagat inire-restore niya ang imahe, ano ba ang pagiging talagang isang tunay na kapatid. Okay, and we will talk about that later. So, the recorded, Genesis chapter 4 verse 9, recorded the attitude Cain had for his brother, at hindi maganda ang pagiging niyang brother. Kaya sabi nga niya, am I my brother's keeper? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? So siya ay kapatid and wala siyang pakialam sa kanyang kapatid. Ngayon, let's go to the Lord Jesus Christ. Bakit tinawag din siyang brother? Okay? At ano ang ini-imply, bakit siya ay pumayag na magkaroon din ng mga kapatid panlupa? Okay, atin na pong aralin. Balik tayo sa ating text, sa Matthew chapter 12. Okay? So, ang tatandaan po natin, yung unang mention ng brotherhood ay hindi naging maganda sapagkat nagkawatak yung magkapatid. Pero pagdating sa Panginoon, ating aralin siya kung paano siya, anong ibig sabihin ng siya ay tawagin ding brother. Sa Matthew chapter 12 verse 46 na ating binasa, ang sabi rito, while he was still talking to the multitudes, behold, his mother and brothers stood outside seeking to speak with him. Number one po, yung tawagin ng Panginoong Hesukristo as brother, anong pinapakita po nun? Hindi parang palabas na, oy bro, okay, hindi ganun lang, hindi yun ang meaning nun, oy bro, salamat bro, hindi ka may palabas po dating ganyan, okay? Hindi po yun. Pag sabi nating Jesus Christ is tinawag ding brother, kasi sabi niya, these are my brothers and my mother. So, kinikilala niyang siya ay may ka-brother din. Ano ibig sabihin po nun? Number one, it shows his incarnation. Ito yung pagpapakita lamang na siya talaga yung nagkatauang tao. Bakit? Siya ay may mga naging kapatid din sa laman. Okay po, tingnan mo ang sabi ng Biblia. Okay? While he was still talking, behold his mother and brothers. So, yung mother dyan ay si Mary. And brothers, Adelphus. Ito'y tumutukoy talaga sa kanyang mga kapatid. Okay? Nagkaroon siya ng kanya pang mga kapatid. And verse 47, then one said to him, look, your mother and your brothers are standing outside seeking to speak with you. So number one po, bakit tinawag ang Panginoon na brother? Ano pong pinapakita niyan? Upang ipakita talaga na ang Panginoon Hesukristo po'y nagkatao ang tao. Aho. Ipinapakita po niya na siya ay nagkatao ang tao. Kaya nga siya may mga kapatid kasi siya ay nagkatao ang tao. So it shows his incarnation. Kasi alam niyo po, later, ito po'y diniscuss ng Panginoon. Pagdating po ng mga writings na ni John, sa first writing na Apostle Paul, naging na pong issue ang pagiging tao ng Panginoon. Kasi pumasok na po yung tinatawag nating Gnosticism, na paniniwala na si Kristo, ang Diyos ay hindi pwedeng magkatawang tao, kaya hindi pwedeng si Kristo ay nagkatawang tao. Okay? Ang Kristo hindi pwedeng magkatawang tao. Pero bakit may mga record ng verses na ipinakitang siya nagkaroon ng mga kapatid para patunayan siya talaga'y nagkatawang tao? So, ito pong siya itinawag na brother, it shows his incarnation. Kaya siya itinawag ding kapatid kasi po siya ay nagkatauang tao. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kaya doon sa Luke chapter 2:33, Luke chapter 2 verse 33.
So pinakikita po nung term na yun sa kanya na siya talaga ay nagkatauang tao. Kaya nga siya may mga tinawag din kapatid, 233. Kasi siya may mga magulang. Tingnan po, okay? May mga magulang din siya sa katawang tao, ang sabi dito. And Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. Ito nung siya dinedicate sa templo. And ipinakilalang siya may mga magulang, si Mary at saka si Joseph, ang kinilalang magulang ng Panginoong Jesus. Tapos, may binanggit po sa Bible na meron siyang mga naging kapatid. Ano pong ini-imply? So, kung siya may kapatid, siya ang panganay. So, siya talaga ay brother. Siya ang eldest brother. Inyo pong silipin sa Matthew 13, 56. Matthew 13, verse 55. Okay? Matthew 13:55. Ano sabi po rito? Is this not the carpenter's son? Tingnan po. So, is this not the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brothers, ito po yung mga pangalan ng kanyang kapatid. Is not his, and his brothers, James, Joses, Simon, and Judas? And his sisters, are they not all with us? Where then did this man get all these things? Yan. So pinakilala po na ang Panginoon ay meron ding mga naging kapatid sa laman. Okay? So meron po tayong i-correct dito, yung paniniwala po ng Catholicism, na si Mary daw po ay perpetual ang naging virginity. Hindi po yun totoo. Si Mary po ay virgin bago ipanganak ang Panginoon. Okay? So, siya po'y betrothed na kay Joseph, engaged na siya, dun siya nabuntis. Hindi na Joseph, kundi because of the Holy Spirit. So, ang virgin birth ay ang sa Panginoon. Pero after that, nagkaroon pa po ng anak si Maria at saka si Jose kasi hindi man yung bawal kasi sila yung mag-asawa. At ito na nga, ang mga kanilang naging anak, pinangalanan, si Jose, okay, si Simon and Judas, and his sisters. Hindi po pinangalanan yung mga sisters. So anong pinapakita? Ba't siya tinawag na brother? Ang ibig sabihin lang po ng pagtawag sa kanilang brother ng Bible, siya talaga ay totoong nagkatauang tao kasi siya may mga naging kapatid din as human. Okay, bilang tao, meron siyang naging mga nakababatang kapatid. And sabi nga rito ng Panginoon, so they were offended at him, but Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country and in his own house. In his own house. So, ang Panginoon, kaya tinawag po siyang brother, it just shows of his incarnation. Totoo siyang nagkatauang tao. Hindi po siya balabalang nagkatauang tao kasi may pamilya siyang kinabilangan, may naging mga magulang siya as human, at meron din siyang naging mga kapatid. Na ang malungkot lang po dito, yung sa first part ng kanyang buhay, hindi po naniniwala itong kanyang mga kapatid sa kanya. Kasi nga, ang tingin nila kay Jesus Christ ay ordinaryo lang din tulad nila. Pero later, naging mga mananampalataya din po itong mga kapatid niya sa kanyang pagiging tao. Okay? Kaya po mali yung perpetual virginity ni Mary. Siya po ay nagkaanak pa din ng iba bukod kay Jesus Christ, kay Joseph naman po. Okay? Kaya ano pong pinapakita dito? It shows his incarnation. Kasi sabi nga, pag sabing brother, you have same parents or resemblance. So, bilang brother, he has the same parents. Si Joseph at si Mary ang kinilala niyang parents. And meron siyang resemblance. He was really a human. Kaya sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So this God, ano nangyari? John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us. So nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Dwelt among us. So he was called a brother because of his incarnation. Kaya siya tinawag bilang kapatid sapagkat siya po'y nagkatawang tao. So mali yung Gnosticism na hindi siya pwedeng magkatawang tao sapagkat hindi lang siya nagkatawang tao, siya'y meron ding mga naging kapatid sa laman because of Joseph and Mary. So siya talaga'y totoong naging tao. Kaya sabi ng 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us.
Okay? And dwelt among us, Philippians chapter 2, verses 5 to 8. At sabi rin ng Bible, siya ay nagpakababa, nag-anyong alipin, na nakitulad sa mga tao. Okay? Kaya tinawag din siyang kapatid, sapagkat siya po'y nagkatauang tao. So, yung term na yon ay naging applicable lang sa Panginoon because of His incarnation. Okay, yun po yung ating dapat na maunawaan regarding that. So, Jesus Christ is called our brother because it shows His incarnation. Ito'y pagpapatunay lamang na siya po talaga yung nagkatauang tao. So, kaya sinabi rin po ng Hebreo chapter 1. Okay, ito yung natalakay na natin yung nakaraan, pero atin pong basahin ulit yung Hebrews chapter 1. Sabi rito, God who at various times and various ways spoke in times past to the fathers by the prophets and has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds, who being the brightness of His glory. So pinakikita lang po talaga dito na yung anak ay nagkatawang tao, at nung siya nagkatawang tao, nagkaroon siya ng mga kapatid din, kaya tinawag siyang brother to really show that He was really incarnated. Pag sabing incarnated, siya ay nagkatawang tao po. So yun po yung tawag dyan. So as brother, He became like us as human. Okay? Di naman ang Panginoon yung pagiging tao. And that will go to our next point. So not only it shows His incarnation, okay, hindi lang ipinakita po dito yung kanyang incarnation, but number two, it shows His compassion. Okay, it shows His compassion. Tingnan po, balik tayo sa Matthew chapter 12, yung ating text. Okay? Sabi po sa Matthew chapter 12, then one said to him, 47, your mother and your brothers are standing outside, seeking to speak with you. But he answered and said to the one who told him, who is my mother and who are my brothers? Sino bang aking ina at sino bang aking mga kapatid? And he stretched out his hand toward his disciples and said, here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and my sister and mother. So ano pong pinapakita dito, number two? Bakit pumayag ang Panginoon tawagin siya as brother? Because of His incarnation. Okay? Ibig sabihin ng brother, kauri. Naging kauri siya ng tao. Okay? Ng kanyang mga kapatid. Naging siyang tunay na tao din. So he was called brother because of His incarnation. Number two, because as brother, bakit siya tinawag na brother? To show His compassion. Remember, one of the definition po ng brother ay each to the other. Each to the other. The feeling of closeness. Okay? So, sa totoong buhay po, ang pinakamalapit talaga nating tao sa ating buhay ay ang ating magulang and then ang ating mga kapatid as human. Yun po yung totoo. Bukod yung barkada natin. Ang totoo nating malapit talaga ay ang ating kapamilya. Especially ang ating mga kapatid. So bilang ang Panginoon po ay nagkatawang tao, bakit pinatawag niya ang sarili niya as brother? Para ipakita yung kanyang compassion. Ano ba yung compassion? Because one of the meaning nga po ng brother is to show a feeling of closeness and understanding. Okay? To show feeling of closeness and understanding. Malapit at umuunawa. Okay? Ang pagsabing brother, ikaw ay malapit. Okay? At ikaw ay marunong umunawa. Ngayon, bakit tinawag ng Panginoong Hesukristo? Pumayag siyang tawagin na siya may mga brother. Therefore, he is also a brother. And he is the eldest brother of his siblings. Nagaling kay Joseph at kay Mary. Bakit siya nagpatawag niyan? To show His compassion. Ibig sabihin, bagay siya sa mga tao. Tingnan po yung sinabi ng aklat ng Hebreo para ating masuportahan po yan. Sa Hebreo chapter 2 verse 17, tingnan po yung sabi ng Bible. Ito tumutukoy pa rin po sa Panginoong Hesukristo. Yung chapter 1 kasi ng Hebreo, it talks about yung kanyang divinity. Ang chapter 2 ng Hebrew, it talks about His
humanity, yung kanyang pagpapakatao naman. Ngayon, bakit ba siya ay nakitulad sa tao? Anong sabi ng 2:17? Therefore, in all things, he had to be made like his brethren. Take note to the word brethren. He made to be like his brethren. What purpose? That he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, and to make propitiation for the sins of the people. For in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted. Tingnan niyo po mga minamahal. Unawain natin. Kaya sa tinawag na brother is not only because of his incarnation, na siya nagkaroon ng nagkatawang tao at may mga naging kapatid pa as human. Not only that, but it talks about also his compassion, na siya ay naki-associate sa mga tao, nakibagay, ang Panginoon ay bumaba, sabi niya dito sa verse 17, to be made like his brethren, to be made like his brethren. Anong purpose? That he might be a merciful and faithful high priest. Anong purpose ng Panginoon? Upang magkaroon tayo ng maawain at tapat na punong saserdote sa pagitan ng Diyos. Bakit? Di naman ng Panginoon, nung siya naging brother, as our brother, di naman niya ang ating naramdaman. Okay? Hindi tulad ni Cain kay Abel. Hindi ramdam ni Cain yung nararamdaman ni Abel na pagmamahal sa Diyos. Magkabukod sila. Ang Panginoon ay hindi ganun. Bilang brother, okay? He has compassion. Si Cain as a brother don't have compassion to his brother Abel. So, ni-restore ng Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng isang brother? Ipinakita niya na as a brother, you need to have love. You need to have compassion to your brother. Okay? Kaya ibig sabihin po ng Panginoon dito, doon sa isang patalata sa chapter 4 verse 14 ng Hebreo. Inyo pong mabasahin. Ang sabi rito, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Bakit? For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Okay? But was in all points tempted as we are, yet without yet without sin. Ano po pinapakita rito? Ang Panginoon Jesucristo, kaya siya tinawag na brother, it talks about each to the other or the feeling of closeness. Ang Panginoon as a brother, sabi niya dito, he can sympathize with us. Okay? Kung ipapositive natin yung verse, we have a high priest that can sympathize with us. Why? Nagkatawang tao nga po siya eh. Okay? Siya ay tumayo talagang bilang isang tunay na kapatid. Bakit? Hindi tulad ni Cain, masama sa kanyang kapatid, ang Panginoon ay hindi ganun. Di naman niya ang naramdaman ng mga tao. Okay? Di naman niya. So it talks about his compassion. Unlike Cain, ang sabi ni Cain, am I my brother's keeper? Okay? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? So nung ang Panginoon ang nagkatawang tao, pinatunayan niya na pag bilang isang kapatid, you ought to have compassion. You ought to give your life for your brother. At hindi, tinyo po yung pagkakaiba ni Cain bilang siya yung first mention na brother. Cain killed his brother. Cain as brother killed his brother. Very bad. Pero tinyo po sa Panginoon Jesucristo, Jesus as our brother died for us, his brother as human. Okay? Jesus died for his brethren. Cain killed his brother. So magkaiba talaga. In-restore ng Panginoon, ano ba yung tamang role? Jesus Christ as our brother means he has compassion. Okay? Kaya, pangtaong pananaw po, ang tunay na nakakadama dapat sa kapatid ay ang kanyang kapatid. Hindi yung kapitbahay o ang kabarkada. Sa totoo, ang dapat talaga nag-uunawaan ay ang magkakapatid sa physical. Pagdating po sa spiritual, nang ginamit dito sa Panginoon, it shows his compassion to them. Mateo 12:48.
Kaya nung tinawag niya ang kanyang mga alagad, tinyo po, sabi niya, hinahanap ka ng iyong mga kapatid, ng iyong ina, ng iyong mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, pointing toward them, verse 49, upward 8, who is my mother and who are my brothers? And he stretched out his hand. Yung pong word yung, he stretched out his hand is a very, very meaningful gesture na pinapakita ng Panginoon na ito ang aking tunay na mga, here are my mother and my brothers. So pinakikita ng Panginoon yung kanyang compassion sa kanyang mga alagad na after nilang iwanan ang kanilang pamilya, ang kanilang tunay na mga anak, ang kanilang mga asawa, ang kanilang asawa, mga magulang, and then sabi niya, ito ang aking mga brother and mother. So pinakikita doon yung kanyang compassion to us. Okay, so di naman niya. Sabi kasi sa Proverbs 18:24 ng Proverbs, sinyo po, mayroong ganda ring kasabihan si King Solomon. A man who has friends must himself be friendly, but there is a friend who sticks closer than a brother. So tingin po, meron doon kaibigan na mas malapit pa sa kapatid. Pero hindi muna natin pansinin yung kaibigan. Ang ibig sabihin talaga, pagka ikaw ay kapatid, you stick close. Kasi ang ginamit dyan ay, there is a friend who sticks closer than a brother. Merong kapatid, merong kaibigan na mas malapit kaysa sa kapatid. Pero ang point, ang brother dapat ang close sa kanyang kapatid. Pero ang nangyayari lang, merong friend na mas malapit kaysa sa kapatid. Yun yung reality. Pero ang point ng talata, makikita rin natin din sa talata, ang brother should be close. So ang Panginoon Jesucristo, bakit siya tinawag na brother to show closeness sa kanyang mga alagad? Ipinakita niyang mahal niya ang kanyang mga alagad. Okay, pinakita niyang mahal niya itong mga ito. Kaya tinawag niyang brother ang mga ito. And he himself also associate with them as their brother to show compassion. Nakakatuwa po yan na ang Panginoon ay nagpakita nung siya nagkatawang tao ng compassion, calling them as his brother. At nagpatawag siya as their brother. So kung babalikan po natin yung talata, so pinakikita po ng ating pag-aaral na ito, una, ang Panginoon ay nagkatawang tao, his incarnation. Number two, it shows his compassion. Okay? Pag sabing compassion, yung parang empathy or sympathy. Nakigaya siya sa tao upang maramdaman niya ang tao. Kaya pwede siyang tawaging brother sapagkat naranasan niya yung mga nararanasan natin. Okay? Meron dito na sense of affinity or closeness or yung tinatawag na resemblance or merong ganong kakaibang ugnayan siya sa kanyang mga iniligtas. So it talks about his compassion. Matthew chapter 12. Ito pong mababasin dito. He stretched out his hand toward his disciples and said, here are my mother and my brothers. So, tinawag niyang brother yung mga yon. These are my brothers. So it talks about yung kanyang compassion. Nakakatuwa po yung isipin ng Diyos ay naawa sa atin. Bumaba talaga siya sa ating level. Pumasok siya sa ating balat as human. Kaya nadadama niya tayo. Kaya yun po ang sabi rin ng writer ng Hebrew. We have sympathizer in heaven, the Lord Jesus Christ. So kaya siya ay brother to us in the sense of his incarnation. Number two, in the sense of his compassion. Ipinakikita as brother, hindi tulad ni Abel, walang compassion sa kanyang kapatid. Si Jesus Christ as our brother ay nagkaroon ng compassion, awa sa atin to the point na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Yung isa, si Cain, kinuha ang buhay ng kanyang kapatid. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Si Jesus Christ as our brother, himself for us. Okay, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin.
So yung binago niya yung sabi ni Kaina, am I my brother's keeper? The Lord as our brother, He really keeps us. Okay, iningatan niya talaga tayo, lalo ang kanyang mga hinirang ay walang mapapahamak dyan kahit isa. Sino mang ibinigay mo sa akin, sabi niya, ay walang napapahamak. So yun po yung meaning ng bakit tinawag si Jesus Christ as brother. Okay? His incarnation, number two, because of His compassion. And finally, ang sabi rin sa Matthew 12, verse 49, He stretched out His hand toward His disciples and said, Here are my mother and my brothers, for whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Number three, and the last, bakit po siya tinawag na brother? It shows His salvation. It shows His salvation. Bakit po? Tingnan po ito. Bakit it shows His salvation? Ang sabi niya, whosoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Take note po yung word na my Father in heaven. Pag si Christ ay tinawag mong brother, okay, in a unique way, kaya mo siya pwedeng tawaging brother in a certain way kasi ang ama niya, as human, the Father, He called God the Father, and if we are His brother, common dapat ang ating ama na tinatawag. Ibig sabihin, nung ang Panginoon Jesus ay nagkatawang tao, natawag siya sa ama, anak siya ng ama, eternally, as God. Tayo din bilang tao, kung si Kristo ay tinatawag nating brother, dapat we have the same Father. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, whoever does the will of my Father is my brother and sister and mother. Therefore, to call Jesus Christ as your brother, it talks about salvation. Kasi you can never call Him as brother in a sense. Kaya pwede siyang tawaging brother kasi ang magkakapatid ay isang ama. So bilang tao ang Panginoon, ang ama niya ay ang ama, ang Diyos Ama. Tinawag niya na siya nagpakababa ang Diyos Ama as His Father. So kung tayo po ay kanyang anak, okay, ng ama, tayo anak din ng ama, pwede nating tawagin ang Panginoon as our brother. Therefore, yung title na si Christ ay brother natin, it talks about salvation in Him. Kasi you can never call God your Father, okay? And you cannot be called Jesus Christ as your brother pag hindi ka ligtas. Tama po ba yun? Mahirap tawagin ng tatay ang hindi mo naman karelasyon. At mahirap mong tawagin kapatid ang hindi mo naman karelasyon. So yung matawag mo si Kristo as your brother, it talks about salvation. Because you cannot call Him like that if you have no relationship with Him. Tingin po, kaya sabi na po yun, whoever does the will of my Father, that in heaven, is my brother. So it talks about Father in heaven. So hindi ito, so yung relationship na ini-offer ng Panginoon, it talks about really about salvation. Brothers and sister, relationship with Him, okay, as brother, is not talking about a human relationship. Okay, ang sabi na po nito, unuhin niyo yung verse 50. Whoever does the will of my Father in heaven is my brother. So yung kanyang brother, siya'y matatawag mo ring kapatid in a sense if the Father in heaven is your Father also. So sabihin po, it shows His salvation. Opo, yan po yung ibig sabihin yan. So bilang brother, so si Jesus Christ pala tinawag na brother. So matatawag mo lang siya as brother in one sense if you have the same Father. Pero pag ang iyong father ay the devil, John 8:44, your father is the devil, you cannot call him brother. Okay? You cannot call him brother. Kasi wala kayong relationship. Okay? Kasi when we say brother, meron niyang filial relationship or affinity.
mayroon niyang common na pinanggalingan. So, it shows salvation. Kaya niyo po, pag binasa niyo sa John 1.12, yung nagsitanggap sa kanya ay pinagkalooban niya maging matawag na anak ng Diyos. Okay? Sa makatuwid bagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan na hindi pinanganak ng laman o dugo o kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. So, to call Christ as our brother, and inyo pong silipin din sa Roma chapter 8. Ito ako yung nasa sa aklat ng Roma ngayon. Inyo pong punahin sa Romans chapter 8, verse 28. Actually, tinawag din ang Panginoon na pinakapanganay. Okay? So, pinakakuya siya. Pagdating sa salvation, okay, sa kaligtasan, ang Panginoon talaga ang firstborn. Okay? Firstborn. Ang sabi rito, Romans 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Okay? So, all things work for good. For whom He foreknew, He also predestined. Anong purpose? To be conformed to the image of His Son. To be conformed into the image of His Son. So, anong layunin? Bakit tayo ay iniligtas? Tingnan niyo po. That He, Jesus Christ, might be the firstborn among many brethren. That the Lord Jesus Christ may be the firstborn among many brethren. Sa mga commentator po, ang ibig sabihin niyan, as human, as son of man, ang Panginoon sa Kristo ang pinakakuya ng lahat ng mga naligtas. Aho, siya ang tunay na brother. Okay, hindi siya yung masamang brother na pumapatay ng kapatid, kundi siya yung brother na nagbigay ng buhay sa iba pa niyang mga kapatid. Kasi sabi po ng talata, that He might be the firstborn among many brethren. Upang siya ang maging panganay sa mga kapatid. So, anong ibig sabihin po nito? It talks about His salvation. So, we can call Him brother. He is our kuya. Okay? Ang Panginoon sa Kristo ay kuya in the sense na siya ang firstborn. Di po ba pagkaya kay firstborn, tawag siya ay kuya o ikinakatatan na kapatid, kuya sa ating term sa bilang Pilipino. Pero as kung ating igagamitin yung human terminology sa Panginoon, ang pwede lang tumawag sa kanya ng ganun ay yung kanyang karelasyon. Kaya sabi rito ng talata, yung pag ating inunawa, He foreknew, He predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So pinakikita po dito yung salvation kasi pagdating doon sa sunod na talata, moreover, He predestined, He called, whom He called, He justified, and whom He justified, He also glorified. So it talks about salvation. So Jesus Christ, as called being our brother, it talks about His incarnation, it talks about His compassion, it talks about His salvation. Kaya kung yung maalala po, may illustration yan sa aklat po ng Ruth chapter 3. Okay, sa Ruth na ang tawag kay Boaz ay the kinsman redeemer. So pag sabing kinsman, kamag-anak. Okay? Kaanak. So ang Panginoon Jesucristo as kung sa human analogy, hindi siya iba sa atin. Okay? Siya ang tumubos sa atin. So, ang pwede lang tumubos kay Ruth ay si Boaz kasi kaanak. So, si Christ as our brother, siya lang yung pwedeng tumubos sa atin. Kasi may talata rin sa Proverbs na mahal ang tubos sa kapatid. Okay? At ang nakatubos lang sa atin ay yung Diyos na nagkatawang tao, na naki-associate bilang tao, kaya siya nagpatawag din as brother. Okay? Para patunayan na siya'y nagkatawang tao, number 2, para patunayan po ang kanyang compassion, and number 3, para ipakita ang kanyang pagliligtas. So pagka ikaw ay niligtas na, ang sabi rito ng Biblia sa Romans 8:29, that He might be the firstborn among many brethren. So siya ang pinaka son of God.
pinakapanganay sa lahat ng nilikha at sa lahat ng namatay. Ibig sabihin, siya ang pinaka-preeminent. Okay? So, kaya po yung ibang mga tao, may tatawag ng mga brotherhood o fraternity, kapatid-kapatid na tiyatawag, merong sense of belongingness and sense of security. Pero sa itong buhay po, ang lahat ng yan ay matatagpuan natin sa Panginoong Hesukristo. Because He is our friend that sticks closer like a real brother sa atin. Okay? Hindi natin tinatawag siyang brother para parang ituring nating parang ano lang yung ating mga kapatid na kuya sa laman. Ang ibig sabihin po nung talatang ito talaga ay yung kanyang pagpapakababa upang tayo po ay kanyang abutin. Talagang he really lowered himself. He made himself of no reputation upang maki-associate sa kanyang mga ililigtas. Kaya ngayon pong gabing ito, is Jesus Christ your brother? Do you have the same father? Kasi ang sabi niya, my father in heaven. So kung si Christ ay iyong brother, masasabi mo siyang brother if you are really saved. Kung ikaw is saved, we have one father in heaven. But sabi, iba siya sa ating mga kapatid kasi sabi, he is the firstborn among many brethren. He is the firstborn. Ibig sabihin, siya ay iba sa atin. Okay. Bagaman siya ay iba sa atin, siya ay nakibagay sa atin bilang tao. So, yun po yung topic natin tonight. Jesus Christ is, he was called a brother to us. Not like Cain, na masamang kapatid kay Abel, the Lord, nung ni-restore niya yung nawasak na design sa Eden, alam niyo po, kung yung papasin ng Bible, ang Genesis ay ruined, tungkol sa pagiging ruined, ang buhay ng Panginoon ay tungkol sa restoration ng nawasak. Everything that was damaged and destroyed in the garden was being inaayos ng Panginoon. Okay? So yung maling tawag as brother sa Genesis ay itinama ng the firstborn among many brethren ng Panginoong Hesukristo. Okay? So yun po ang ating pag-aaral about the Lord Jesus Christ. At ang sana, ang maging maliwanag sa atin, siya ay nagpakababa, naki-associate siya sa tao, nagkatawang tao siya for the purpose of our salvation. Na tayo ay maibalik sa Ama, okay, na tinatawag din niyang Ama, at siya'y maging panganay sa mga magkakapatid. Okay? So yun po muna ang ating pag-aaral about the Lord, and patuloy po kayong sumubaybay sa ating mga Bible studies sa mga susunod pong mga araw. And we hope and pray na latututo po tayo sa pagkakilala lalo sa ating pong Panginoong Hesukristo. So tayo po yung manalangin na. Sa inyo po, aming pagpalang Diyos, ipapasalamat kami. Salamat pong muli sa inyo sa gabing ito sa isang title or name na ginagamit po sa aming Panginoong Hesukristo, brother. Tinawag ng Panginoon po na brothers ang mga apostles. Para ipakita, Panginoon, yung kanyang pagiging really incarnated, ang kanya pong compassion, nakikibagay siya, he sympathized with us. And Lord, tulungan niyo po kami na hit sa lahat ay matawag kaming brother ng Panginoon because we have the same Father. Ibig sabihin kami ay iligtas. Pagpalaan niyo po ang katotohanan ito, bless niyo po ang bawat nakinig at makakapakinig pa po ng lesson ito. Purihin ka ngayong gabi sa ngalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi mong muli sa inyong lahat.